What is up, YouTube fam? Ito na ang last review natin dito sa Rinco version 1 to 3, siyempre. Ito ang last natin na i-review, siyempre, walang iba kundi ang Jellybox V3. Ayan, sobrang smooth. Ayan, sobrang smooth, tol. Bagsakan pa lang ng box, kita mo na. Ayan, so, wala nang patumpik-tumpik pa. Unboxing na natin yan. Langya, sobrang solid, boss. Kita mo ba yan? Pinagdi-design nila yan, mga boss. Ayan, oh. Para siyang may orasan, pero hindi talaga siya orasan. Tapos, yung design niya dito, sobrang suwabe. Ayan, oh. Jellybox V3. Ayan. Nahihilo na ako. Dire-diretso yung review. Ayan, oh. Jellybox V3, mga bossing. Sobrang solid. Ayan yung mga epektos niya sa loob, oh. Ayan, oh. Kita din. Para siyang version 2. Unlike sa version 1, sobrang wala kang makikita. Yung labas lang mismo. Ayan, oh. Tsaka ito, parang carbon lodi. Try natin tanggalin kung anong ilaw. May ilaw? Ay, oo nga. Kulay green. Iyon. Same lang ba siya? Actually, baliktad. Sobrang ganda, mga boss. So, yun. Rekta na tayo agad sa specs nito. Meron siyang output power na 10 to 16 watts, which is same lang siya ng version 2. And then, 3.2 to 4.2 voltage na input voltage. Meron siyang 0.3 to 3 ohms. Capacity niya is 3 ml pa din siya, mga tol, no? So, same na same siya nung version 1, 2, and 3. So same sila, pare-pareho silang ganito yung cartridge. So hindi napapalitan yung ilalim or yung OCC nya. Para siyang real relax yon. So kung bibili kayo nito, make sure na meron na din silang meron nang nagbebenta ng extra cartridge. So ayan, napapalitan ng OCC. So balik muna natin yan. And battery capacity niya is 750 milliampere din. So minus 100 naman siya dito sa version 3. And yung battery capacity niya is same sa version 1. So 750 milliampere sa ganitong kalaking pad is not bad pa rin, since sobrang lit lang naman talaga. Light notifications, so same lang siya doon sa version 1 and 2. Green light is 100%, blue light is 60 to 100%, and then red light is 30 to 60%. Then the last one is flash siya ng 8 times and then nag-stop siya. So ang battery niya is 0 to 30%. So una kong napansin agad dito is yung itsura niya, same as sa version 2. Same siya dun sa version 2 na sobrang pogi na unang tingin mo palang hook ka na agad. Ayan, oh. Tapos ito pa, oh, yung padagdag pa nilang gatong disenyo. Ayan. Sobrang swabe niyan. Tsaka sobrang minimalist. Pinagbiminimalist. Ayan. So, ayan. Parang sobrang minimalist lang ng design niya. Jellybox V3. Para siyang, version 1 is minimalist din. And then sa version 2, parang dun sila nag-input ng siguro nasa isip nilang design. Then dito sa version 3 is minimalist ulit yung ginawa nila. Sobrang simple lang, oh. Ayan. Wala lang kahigigan masyado. Jellybox V3, and then yun na. Yun na yun. Pero ang swabe, mga boss. Ayan, oh. Kasi yung design nyo niya dito. Ayan, pailawin niya natin.
para siyang ano, 20. So ngayon, itatry na natin siya. So, may tali nga pala din siyang kasama. Ayan, di mo mawawala rin ko yan. So, same lang siya na tali na ito. Ayan, same lang. Ayan, same siya dito. Ganito rin yung kasama niya. So, dito lang din siya ilalagay sa gilid. So, subukan muna natin yung bitaw ng ano niya dito, usok niya. Kasi same-same lang naman eh. So, flavor yung version 1, flavor din to. Try natin. Pag iniipak mo, umiilaw. Sobrang solid mga boss. Hindi rin adjustable yung air hole niya. Pare-pareha sila, hindi niya ina-adjust. Hindi na ina-adjust. So, para sa akin yung air hole niya, sakto lang din. Para siyang version 2. Parang medyo tight na air hole kumpara dun sa version 1. Yun lang naman yung napansin ko. Pero so far, goods pa rin siya. Since flavor din talaga yung hanap ko. Hindi more on vapor. Kasi kung mag-vapor lang doon na sa vape mode na gagamitin ko. Vape na talaga. Para sa akin, yung air hole niya is yun nga. Same siya sa version 2 na slight lang na tawag dito, na masikip. Kasi singit ko lang pala. Kaya siguro ginawa nilang ganito sa pad na to is para maiwasan yung leak, yung leakage ng juice, para maiwasan yung tagas. Since kapag naka OCC, like for example, eto, may possibility na mag-leak yung juice dito sa ilalim din, mapunta siya dito sa loob. So, possible din na pumunta siya dito and masira yung pad. Siguro, kaya nila ginawa yun para maiwasan nga yung leakage. So, nakalimutan ko siya banggitin sa review ko na version 1 and version 2 kung bakit siguro nila ginawa to. Pero, tingin ko lang naman yun and opinion ko lang. Ang ano lang siguro neto is mas mahal siya. Siyempre, buong cartridge yung bibilin mo eh. Hindi siya, tawag dito, hindi siya OCC lang. Kasi kapag OCC lang, nasa 100 plus lang eh. Pwede na. Ito, hindi ko pa alam. So, ayun. Test naman natin yung bato ng vapor niya. Woo! Solid din, solid din. Pero again, yun nga, lagi ko paalala, huwag nyo ilalong drag. Para sa akin lang naman, tip ko lang naman sa inyo yun para sulit yung cartridge or OCC na binili nyo dito sa pad na to. So, ayun. Pros na agad tayo. So, ang una kong pros dito, dagdag ko na to sa mga nanood ng version 1 and version 2 and nakaabot kayo dito. Yung cartridge nila is fixed na. So, iwas leak. Bali, hindi na kayo mag-aalala dito kung magpupunas. Sa ngayon siguro, pero long term tingnan natin, mag-update na lang siguro sa YouTube Shorts kung may leak siya. Honest review lang tayo mga bossing. Para syempre, patas lang tayo. And then, ayun, yung design niya, sobrang simple, sobrang suabe. Ayan. Kakulay siya nito, ayan o. May leak sila sa ganitong kulay. Ayan. So, sobrang simple, sobrang suabe. And then, yung pailaw nila dito, ayan o. Sobrang angas. Sobrang angas nun mga tol, para sa akin ah. The cons naman, yun nga, yung air hole sana, ayun nga, adjustable na lang para mas maano ng tao yung prefer nilang air hole or yung parang sweet spot nila. Yun lang naman ang ano, cons ko dito. Other than that, wala naman ah. Since na sobrang nagaganda na ako dito. Sa lahat ng nireview ko, pinakapanalo para sa akin. Yung sa tatlo ah, version 1, 2, and 3, ito yung pinakapanalo para sa akin. So, release date siguro sabay-sabay sila.
baka sabay-sabay yan, syempre sabay-sabay binigay sa akin to eh. Possible, sabay-sabay din nila i-release. Di ko alam kung anong trick nila, version 1, 2, and 3, then isang release lang, no? And then, yun, price, possible, syempre, di siya bababa ng 1,500. Syempre, yung design, yung quality ng vape, pinag-igiyan nila to. Ayun ang masasabi ko doon. Ayun, no? Kapon Lodi. Yun, thank you so much lagi kay Rinko sa mga vape products nila na nire-review ko. So far naman, lahat naman sila worth it para sa akin. Depende na lang siguro sa preferred nyo na pod design o ano mo yan, gano'ng kalaki, gano'ng katagal malobat. Sa inyo na didepende yan. Pero honest lang, para sa akin, worth it naman to. The experience ko, ilang months na sila, buhay pa din sila, yung iba na pamigay ko na. Kasi hindi ko na nagagamit eh. So sobrang tibay, sobrang ganda, tsaka plus points na din siguro to na nilagyan nila ng ganito. Ang yun nga lang, yung price, syempre, hindi natin may iwasan magtaas. Since buong cartridge na to, hindi lang siya OCC. So yun lang, thank you so much again kay Rinko sa mga pinadala niyong vape. Jellybox version 1 to 3. Then yan, supportahan nyo kung kailan i-release yun. Follow nyo sila sa IG, TikTok, YouTube, o kahit saan man yan, Facebook, especially Facebook. Follow nyo sila para updated kayo kung kailan nila i-release tong mga product na to. So yun lang, salamat sa mga nanood. Simula version 1, version 2, and version 3. Thank you sa inyo. Kung ano man nagustuhan nyo, bumili na kayo. Pero wala akong commission doon. Kayo na bahala kung ano. Kung may tanong naman kayo, mag-comment lang kayo para kung sakaling di ako busy, masagot ko kayo. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat. Peace out.